Yo, what's up mga paps? For this episode, magre-review tayo ng RCB Mags. So yun na nga, umabot na rin tayo sa punto na kailangan natin mag-review. Ang makikita nyo lang mga reviews, yung mga mismo mga ginagamit ko din. So, abangan natin sa mga susunod kung ano yung mga bagay na i-review ko na siyempre personal na gamit ko rin. Pag-usapan natin yung size at saka yung timbang nitong mags. Itong hawak ko ngayon yung front, almost 5 kilos yung timbang ng harap. And then yung kanya naman lapad is 3 inches. Yung size niya, yung itong diameter niya is stock size lang siya. Kompleto na rin siya, may bearing na kaagad. Yan, kabilaan. So, ikakabit na lang natin dito kung halimbawa bibili kayo at ikakabit sa inyong mga motor. Ang kailangan niya na lang dito, syempre, ikabit yung gulong, ikabit yung mga disc, okay na. Itong panlikod, ito yung magaan. Ito yung, ewan ko, siguro para sa akin, the best. Okay, malapad siya kasi 3.5 inch yung lapad nitong ito yung lapad niya. Kaya pagka ikinabit nyo yung kahit anong gulong, kahit na stock size na gulong, malapad siyang tignan. So, ano nga ba yung advantage ng... By the way, yung bigat nga pala niya, nakalimutan ko. 3 kilos lang. Napakagaan. Compare sa stock. Hanap ako ng hanap nung ibang vlogs na makahanap ko sana yung kung ilan talaga yung... Wala kasi akong maano, wala na kasi akong stock mags na pwedeng i-try timbangin para maipakita ko rin yung comparison ng bigat nila. Kagandahan dito sa RCB Mags, kaya siya rin yung napili ko na bilhin. Alam niya naman siguro yung RCB Mags, siya yung karaniwang ginagamit ng mga racing team, yung mga nagsi-circuit, yung mga pro, yung mga professional na yung sa mga underbone 180, mga mababa. Halos lahat yun RCB Mags ang ginagamit. So bakit? Kasi nga napakagaan niya. Mas magaan means makakadagdag ka ng kunting bilis. Yung paint niya maganda. Makinis siya compared dun sa nakakabit sa akin na dati kasi gold yung binili ko. Medyo magaspang. Ito kasi maganda yung white. Makinis. Yung materials na ginamit dito is alloy. Kung para sa akin lang, kung inaano, kala mo siya matibay. Pero syempre, tested na rin siya. Marami na rin gumagamit. Kumbaga sa atin, mas doble ingat na lang. Eh, alangan namang magpapa... Sasayayin natin, daalan yung mga malalalim na lubak. Syempre, iwasan natin. Ingatan din natin na hindi siya ma-damage. Yung mga available na kulay niya, ipa-flash ko na lang dyan. Ibigay ko na dyan sa screen kung ano yung mga available variant ng RCB Mags na para sa NMAX. And then... check nyo na rin yung link yan, ipopost ko na lang din yung link, hindi ko alam kung saan dyan, basta dyan ipopost ko na lang yung link nung pagkabit nung RCB Mags dun sa aking motor. Nga pala, shout out kay Pops Marlon ng Lone Works. Sa kanya to, hiniram ko lang. Yung sa akin kasi matagal na naikabit sa motor ko eh. So naisipan ko lang na i-review kasi nga wala akong maisip na content. So hiniram ko muna. Pagdating naman sa price, nabili ko 4,500, hindi naman siya kamahalan. Sakto lang. Mga paps, kung nagustuhan niyo itong video na to at gusto niyo pang may mapanood pa na ibang mga reviews katulad ng helmet, action cam, please like, comment, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para like yung updates sa mga ginagawa ko. Yun lang, salamat.